what's up? Magandang morning po sa inyo lahat mga kabayan. Ngayon pong araw na ito ay nandito po tayo sa isa sa pinakamalaking simbahan sa buong Asia at sa buong Pilipinas. Ito po ang Taal Church, o mas kilala bilang Minor Basilica of St. Martin Tours dito sa Taal. Ito po ay may taas na 88.6 meters long at meron pong haba o lapad na 48 meters wide. At kasya din po dito ang 8,500 katao. So, samahan niyo po ako at titingnan po natin ang loob ng Basilica Church. Let's go! And so, palabas na po tayo ngayon ng Basilica. Pupuntahan naman natin ang Parish and National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Thank you.
Ipinangalan kay Padre Pio ang parokyang ito sa Santo Tomas Batangas noong 2003. Isang taon matapos itong maideklarang santo noong 2002. Idineklara ng National Shrine ang Padre Pio ng Catholic Bishop Conference of the Philippines noong 2015. At si Padre Pio ay isa sa maraming debosyon bukod kay Jesucristo at Mama Mary dahil sa pagpapagaling nito sa mga may sakit nung nabubuhay pa. At maging ang mga namayapa na ay kaya nitong buhayin. Ang Padre Pio Shrine ay nagsasagawa ng healing liturgy tuwing ika-9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa bawat ika-23 ng bawat buwan alinsunod sa petsa ng pagpanaw ni Padre Pio noong September 23, 1968. At para naman sa mga naka-wheelchair, ang panggagamot para sa mga ito ay tuwing ika-huling araw ng Sabado ng bawat buwan. At ganito ang paraan ng panggagamot sa Padre Pio Shrine. Una, ang pagbasa sa Biblia. Pangalawa, ang pag-pray over. Pangatlo, hahalik sa reliks ang pasyente. At ang pang-apat ay ang paglagay ng langis sa noo at dalawang palad ng ginagamot. At pagkatapos sasabihin ng pari, through the intercession, may God grant you healing the body, mind, heart, and soul. At sasagot naman ang ginagamot ng Amen. Sa nagdaang mahal na araw noong nakaraang taon, umabot sa 800,000 katao na mga deboto ang bumisita sa shrine. At ngayong taon na ito, inaasahan na mas dodoble pa ito at maaaring abutin ng 1.5 million katao. At mga kababayan, nung ako po ay namasyal dito, marami po tayong nakita na may mga wheelchair. At marahil po, yung iba nating mga kababayan ay may mga karamdaman. Kaya, pasyalan nyo po kung kayo po ay may mga karamdaman or may mga kung ano pong dinadala sa ating katawan. Eh, pwede nyo naman pong pasyalan itong Padre Pio Shrine dito po sa Santo Tomas Batangas. Kasi ayan po, may Holy Water Sanctuary. May mga naguhulog po dyan ng barya at siguro parang nagwi-wish sila o nagdadasal sila na gumaling yung kanilang mga karamdaman. Hindi po kasi natin nasaksihan mga kabayan yung talagang actual na panggagamot kung paanong ginagamot. Kaya medyo wala po tayong idea kung paano talaga isinasagawa yung panggagamot. Although sinabi ko nga po sa inyo kanina na sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, pray over, paghalik sa reliks, at paglagay ng langis sa noo at sa dalawang palad, eh yun po ang isa sa mga paraan o yun po talaga ang paraan ng kanilang panggagamot. So, napakalaki po itong Padre Pio Shrine. Napakalawak at napakapresko dahil native po yung kanilang church, native din yung kanilang, basta maliwalas po siya kabayan, katulad dito nakikita niyo to. Kumbaga open air, presko ang hangin, at talagang sariwang-sariwa po ang simoy ng hangin dito sa lugar ni Padre Pio Shrine. At bago ko nga po pala makalimutan mga kabayan, nais ko muna pong i-shout out ang aming butihing mayor dito sa Dasmariñas, Cavite, si Mayor Jenny Borsaga. Maraming salamat po Mayor sa inyo pong pagpapahiram sa amin ng sasakyan. At kasama po natin ang mga senior citizens ng Dasmariñas, Cavite. Sa pangunguna po ni Sylvia Lucero, maraming salamat po Ate Ibiang. At kami po ay hindi man senior citizen pero advanced senior citizen. So nagpa-practice na po tayo kung paano ba maging senior. Nakita nyo naman po mga kasamahan namin, mga senior. Pero
Meron din naman po na hindi senior. Katulad ko, hindi pa po ako senior. At medyo malayo-layo pa po tayo sa pagiging senior. Kaya napakasaya at napakasarap sa pakiramdam na nakasama po natin ang mga senior citizens ng Dasmariñas, Cavite. At mga kabayan, hindi lamang po mga taga Cavite or mga taga Manila ang namamasyal dito sa Padre Pio Shrine. Marami pong mga tao ang dumadayo dito at kung saan-saan po sila ng lugar sa Pilipinas nang galing. Kung kaya kayo po ay inaanyayahan ko na pasyalan at puntahan ito pong Padre Pio Shrine, lalong-lalo na po sa may mga karamdaman, sa may mga sakit. Dahil ito po, lugar na ito ay sinasabi na nakapagpapagaling po ng mga iba't ibang klase ng karamdaman. At ang alam ko, yung akin tiyahin at tiyuhin, shout out po kay Tiyo Manny at kay Auntie Flor na pumupunta dito sa shrine na ito ni Padre Pio. At ganun din po sa tiyuhin ko kay Tiyo Lando, kay Auntie Lina, at sa mga pinsan ko sa abroad, kina Maricel, sa kanyang pamilya, kay Reward, kay Orly, kay Kirby, at kina Auntie Leonie sa Japan, kay Dexie, kay Mary Ann. Shout out sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-iingat dyan. Maraming salamat po mga kabayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta. Ingat po tayo lagi. God bless po. Bye-bye!